Well, since pinag-uusapan yung tiwala sa ganyan, Mr. Senator, ang franchise ng Meralco ho ba ay nai-scrutinize natin na mabuti? Kasi parang itong mga nakakaraan, nag-umpisa ng pagkalkal ng mga prangkisa, yung pagbigay sa franchise na ganyan, eh alam natin, itong Meralco, eh napakalaki ng papel na ginagampanan sa buhay natin mga consumer ng kuryente. Eh lalabas po kung ito ngang mismong sinasabi natin na ito, hindi natin maintindihan mabuti. Eh di the more na marami pang dapat na makalkal dyan sa pag kung nagko-comply ba sila ng tama sa prangkisa na ibinigay sa kanila. Hindi ba, Mr. Senator? Tama ka na yan. Two steps yan. No? Una-una may ERC tayo. Ito yung regulator na tinatawag natin. At ito yung, kumbaga, matatawag nating tagabantay, no, ng interest ng consumer. At binabantayan yung Meralco at yung iba pang mga distributor sa buong bansa. So binabantayan nila kung tama yung pag-charge sa atin. Pangalawa, ang Kongreso rin, kami kasama dito, no? Kongreso, binabantayan rin namin itong mga utility dahil ang prangkisa na binibigay natin sa utility, nanggagaling yan sa Kongreso at Senado. Pero ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado nanggagaling sa taong bayan. So ang ibig sabihin, taong bayan ang nagbibigay ng prangkisa nitong mga utility. Kaya kung ang taong bayan ay wala ng tiwala, wala na rin pong dahilan para pa ibigay yung prangkisa niyon. Pwede nang i-revoke. Kaya dapat bantayan talaga. Hindi porket binigyan ka ng prangkisa, eh ikaw na may-ari nito. Tandaan natin, ang prangkisa nanggagaling yan sa taong bayan. At isa sa mga requirement, no, para ibigay ang prangkisa na yan ay yung tiwala at huwag sisirain yung tiwala. Are you now inclined to call for an inquiry regarding po sa kanilang franchise, Mr. Senator? Daniel, kung yung 200 million plus ay hindi nila susundin, kasi hanggang ngayon hindi pa sinusundan, malaking posibilidad na bubuksan natin yung iba pang mga violations kung meron man, no? Dahil ito ay isang violation na, eh, no? At kung itong violation na ito ay hindi nila ino-honor, malaking posibilidad na bubuksan namin yung prangkisa at baka may makita pang ibang mga violation. Sa ganitong mga pag-uusap, Daniel, talagang maraming lumalabas yan, eh. Kaya nga ang aking suggestion sa kanila ay tingnan nila yung kanilang linabag, no, dito sa tiwala ng taong bayan. At ang pinaka-importante dito yung tiwala, eh. At para maibalik at maging patas naman, maging fair, no, bayaran na lang nila yung 200 million para at least naging fair at kumbaga itong issue na ito ay naiayos ng Meralco ng mabuti.